ganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign yan, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito po ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, makakasama ko po si Cass Sendo, ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya at Agrikultura. Cass Sendo, kamusta po? Yeah, Amy, at magandang araw sa iyo, no? At magandang araw sa lahat. Of course, naka-terno yata tayo today. Oo nga eh. Parang pinaagal natin ng Valentine's Day. Malayo pa yun ah. Anyway, ngayon araw siguro excited tayo dun sa topic na pag-uusapan natin. Yung oo nga po. Milking na goat, di ba? Last few days ago pumunta kami ng CLSU, no? Tiningnan namin yung Carabao Center. Sana pupunta kami sa iyo Sa Nueva Ecija. Oh, Nueva Ecija. Oo nga. Hindi namin mahanap yung bahay. Dapat pumunta ka kasi ito. Dapat pumunta ka, pinagandaan sana kita ng Loming Batangas. Oh, nasa Nueva Ecija ka pero Loming Batangas ang hihahain sa iyo. Dapat na yung ano ninyo dyan? Ano bang pinakamasarap na pagkain dyan sa Nueva Ecija? Dito sa Nueva Ecija, alam mo, ito wala po talaga nag-originate na pagkain dito sa Nueva Ecija. Pero, lahat po ng pagkain, in-improve ng mga Novo Ecijano. Yan. Wala po nag-originate, hindi katulad sa Pampanga na meron talaga kayo na, yung mga... Pampanga is sisig, di ba? Sisig. Dito, may sisig kami, in-improve lang namin yung sisig nyo. Ganun kami. Wala talaga nag-originate. Tapos longganisa, in-improve lang din namin yung longganisa. Ganun lang siya. Pero masarap po mga pagkain dito. Masarap po magluto ang mga taga-Ecija. Wala lang kami nasasabi na sariling amin na recipe. Pero na-improve na po namin yung mga recipe nyo. Yun naman. Pero Kasendo, kaya ko nabanggit yung Batangas Loming. Hindi naman ito pagpapromote, no? Pero may restaurant kasi kami dito. At yun yung ano namin, medyo lumaki kasing Batangas yung tatay ko. Kaya dinala namin dito sa Nueva Ecija. Pwede mo titikman yung bulalo. Oo, masarap din yung bulalo. Oo, masarap din yung bulalo. Is, I think, ano rin yan Batangas din yate, no? Yung oo, bulalo. Oo. Eh, yun ang ano namin dito. Kaya nga kung dumaan ka dito, di nakatikim ka ng lasang Batangas pero nasa Nueva Ecija ka. Ay, hindi bale. Babalik kami dyan. Next time. Next time. Oo. Daan ka sa amin. Oo. Yung Carabao Center na pinuntahan namin, ginagawang milk, no? Mga cheese, tsaka keso, pinatikim sa amin. Okay. Ay, masarap yun. Masarap. Oo. Ang lawak talaga ng rice field dyan sa inyo. Opo. Dito talaga makikita mo puro palayan. Kaya nga tayo ay Rice Granary of the Philippines, di ba? Oo. Sabi nga, di ba, dito kasi marami talagang kalabaw. Kaya ang ginawa din na project ng ating gobyerno is yung mga paiwi system. Oo, kinagawa yata ng CLSU yun, no? Opo. Kaya yun din ang number one ding kabuhayan ng mga taga Nueva Ecija. Yan, yung mag-alaga ng kalabaw. Tapos yun, yung magiging anak, yan, palalakihin nila. Tapos yung mga gatas. Ako kasi, doon maganda dito pag madaling araw. Kasi pagbukas mo ng pintuan, may gatas na. Oo, maganda yun ah. Tapos yung hapon, sisingiling ka nila. Akala mo,
libre, no? Hindi. Babayaran mo yung pagdating ng hapon. Pero masarap. Pero hindi ba pinapasteurize din yan? Ano yan? Sa amin diretso eh. Oo. Pastor Dok, yung pag-uusapan natin, alam ko yun ang kailangan din i-pasteurize ngayong araw. Yeah. Of course, yung sa ano naman, sa goat, no? Yes, sa goat. Sa kambing. Opo. Nagkaroon tayo ng series. Tatlong episode yun na tungkol sa goat. At ngayon, ang araw na to, ayan. Eh, pinagbigyan tayo ng ating guest na pag-usapan. Mas malalim itong usapan natin kasi ito hands-on talaga. Hands-on. So, marami tayong matututunan. Dagdag kaalaman sa pag-aalaga po ng mga kambing. At sa kayo, pati yung mga byproducts. Diba? Yan yung sabi mo, gatas. Of course, yung meat natin dito sa ano sa Luzon medyo nabawasan. So, ito is isang alternative na pwedeng ipasok talaga. Kasi yung baboy na nawala rito, mga 4 million heads na, no? Oo nga. Ang laki na. So, talagang may potential itong kambing, 'di ba? Oo, itong kambing. Pero Kasendo, i-segue ko muna. Last time may sinend ka sa aming video eh. Grabe, akala ko ahas talaga yun. Ganito ang kalaki eh. Oo, oh, eel. Eel pala yun. May ano ba, may industriya ba ng eel dito sa Pilipinas? Meron eh. Alam ko sa Pampanga, may nag-aalaga. In-export yan sa Japan. Sa Japan. Oo. Mga ano lang siya eh. Mga 2 to 3 per kilo. Maliit lang siya. Ah, maliit. Ano tawag dito? Ito ba yung, kasi may nabasa ako sa ano, sa Cagayan Valley Records 97 million rice eel exports. So, yun din ba yun? Pareho din ba ng eel na pinoproduce ng Pampanga? Yun na din? Yes. Pag-usapan natin next time, no? Yes. Pwede natin pasyalan siguro yung mga area para makita rin natin. Yeah, yung sabi ko nga sa'yo, Palos. Palos po ang tawag. Palos, yeah. Marami naman, no? Maraming area na mayroon na rin. Kasi ito, isa no, eh. Minsan nakakatakas dun sa mga ibang bukid. Mm-hmm. So, sa Pangasinan, dun sa lugar namin, meron na rin. Pero yung mga ibang farmers, medyo inuubos yun dahil yung pilapil dun sa tabi ng every, yung parang borders ng taniman, di ba? Mm-hmm. Binubutas nila yun. Di nakakatapon yung tubig, no? Oo, natatapon yung tubig. Kaya yon na yung mga iba inaano parang sabi lang parang peste to sabi nila pero tayo ako kumakain ako noon ikaw hindi ko lang alam kung kumakain ka para kasi ano tawag dito noong una kasi akala ko hito yon hindi pala kasi halos magkamukha sila diba pero nakakain na po ako Masarap naman, di ba? Masarap naman. Masarap po, po. Saka wala siyang yung tinik, di ba? Mm-hmm. Sa ano, talagang parang ahas. Kaya nga nagulat ako nung nilabas mo dun sa sako eh. Ano yun? Ang laki na na. Akala ko anaconda na yung nilabas mo eh. Ayun lang, ang laki. Parang ano, 5 feet yata yun eh. Yung, di ba? Ganun talaga. Saan naman sa yun? Sendo? River eel naman yun. River eel? Nakain din yun? Locally, nakukuha yan sa mga river. Pero itong klase is malaki talaga. And look, yung ano eh, yung paa natin, ganun kalaki yung mga eel. Pero ang sarap nun. And sa Chinese, may ano eh, may hinahalo silang tawag nila sibot. Chinese na medicine. Medyo ano, pangpalakas 'yun. Pangpalakas sa tungkod. Oh, 'yun. Hey, mga Asian countries talaga mahilig sa eel. Yes. Oh, tsaka mahal 'yan sa other country, ah. Baka.
Kaya maganda din kung makakapag-export tayo, magandang kita yun para sa ating mga kababayan na 97 million. Diba? Oo. Oh, oh. Dito nga. Dito nga eh, yung ano eh, yung ill na yung ina-export sa Japan. Binebenta lang dito na nasa 90 pesos ha, dito sa Pangasinan. Ang mura. Per kilo. Per kilo. Yes. Pero eh, kung export yan. Yan. Ako, magkano na yan? Oo, mahal. Kaya, yung iba talaga, yung mas pinipili nila export eh. Pero kasi medyo mahirap din kasi i-achieve yung export quality eh. Oo, pero ano, sa restaurant, wala akong masyado nakikita. Dito sa Pilipinas, wala masyado. Maligyan yung mga Chinese restaurant. Meron sa ano, meron sa dito going La Union sa May Rosario. Mm. May isang restaurant dati doon eh, Ani ang pangalan eh, Ani. Oo. Oh. May ano siya doon, may eel palagi. Pero bandang huli nung pumunta ako eh, ang nakita ko kambing na. Eh. kambing na ang kambing na. Oh, siguro wala na silang mahuli mo. Lumipat. Saka yung demand siguro mas marami yung sa kambing. Opo. Dito sa north kasi, maraming, ano eh, maraming luto ang kambing talaga. Kaya nagugutom na naman ako. Oh, nako. So, alam mo naman. Yung pag-uusapan natin mamaya, no? Oo nga, yan. Balik tayo sa kambing. So, yun po, pag-uusapan natin mamaya ang kambing at mga produkto na pwede natin gawin dito. Lalo-lalo na po yung gatas. Yan po sa aming pagbabalik. Dito yan. Sa mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Kanina na pag-usapan namin. Ito ay continuation po ng usapang kambing. Sa Sendo, may makakasama tayo ngayong araw. Yes, ka Jeffrey, no? Si Jeffrey, matagal na yan sa, no, sa goat industry. And nag-start pa yan noong 2001. Pinangalak na bala? 2001? 2001, no? And ito is may farm siya rito sa Gerona, si Jeffrey is bali ang farm niya is JSJ, no? Goat Farm, yun ang pangalan. I think nabanggit ni ano yan last episode, di ba, last yes, time po. Oh, na et tungkol dito sa goat. And itong si Jeffrey Lim ang complete name niya, at least yung knowledge niya sa goat eh, matagal na, kaya inimbita natin. Yes po. Jeffrey, magandang araw. Magandang araw, Kasendong, and magandang araw din po sa mga tagapakinig. Hello po, Sir Jeffrey. Sir, simulan na natin to. Sige po. Sir, paano ka nagsimula dito? Sabi kasi ni Sir George, isa ka sa mga successful na nagmay-ari ng goat farm. Yan. Actually, isa lang pa kami sa mga nagtyaga lang na iwan pa sa industriya, no? So, kung papansinin niyo, ma'am, ang dito po sa aming lugar, Tarlac, no? Ang isa sa mga delicacy during fiesta or mga birthdays is kambing, handang kambing. So before, kaya kami nakapag-start niyan, meron isang gathering, isang party. So na-assign sa akin ang paghanap ng kambing, no, para iyahan sa party. So siguro it took me about the whole afternoon, no, naghahanap ng mga pangkakatayang kambing. Kung may kukwento ko lang sa inyo, no, if you allow me. Isang farmer sabi niya sa amin noon, hindi po ako nagbebenta, nagpaparami pa lang ako. So, di lipat kami sa ibang farmer, no? Ay, panibuntis yung mga kambing ko ngayon, so wala akong pwede magbenta. So, in short, yung isa, siguro sa dami, mga 5 o 6, 7 farmers yun na napuntahan namin within the area of Gerona and Paniki. Ang sabi niya sa amin noon, maliliit pa itong kambing ko, so
pag ibinenta ko, pag nagantay pa ako ng mga 2 months, malaki na ang halaga nito. Eh sabi ko, may party na mami ang gabi, kailangan ko na yung kambing. So pwede po bang bilhin ko na yan? Then, para may mahanda kami. Ay, hindi. So after a few months, so pwede bang iba ka nalang maghanap? So sabi ko, pwede bang bilhin na ngayon? Kung magkano yung presyo niya after 2 months? Bilhin ko na ngayon. Ano sa tingin niyo, Kasendon? Nabili ko yung kambing o hindi? Anong nangyari? Nabili ko ba yung kambing niya o hindi ko nabili? Binabayaran ko. Paano? Nabili mo ba? Sa tingin ko, nabili mo. Okay. Yun ang kagandahan, Kasendon. Ito ang inaano ko, no? Kaya ako pumasok sa industriya ng kambing. Yung farmers na yun, na-interview ko siya, siguro may alaga siya mga 30 to 40 animals. Ang natapos niya, grade school lang. Ngayon, ino-offeran ko na presyo nung kambing pag malaki na, pero bibiling ko ngayon. Hindi niya ibinenta sa akin. Oo. Oh. So parang na-challenge ako. Sabi ko, nag-aral ako ng... Bago ko mag-negosyo, siguro doon may bibili sa produkto mo. Hmm. Eh ngayon, itong farmers dito na grade school, ino-offeran mo na ng higher price with the current value lang o current istura lang ng goat, ayaw pa niya ibenta. So, nagkaroon ako ng idea na siguro ganun kalaki ang demand sa dalaga ng kambing. So, that's the time that I start goat farming din. Ah, okay. Maganda pala yan. Kaya yung kambing ngayon nung pumunta ako sa farm mo, ang dami na. Grabe. Bumawi si Sir Jeffrey. Ayaw niyo akong bigyan, ha? Sabi niya. Mag-aalaga ako, madami. Sir, napasok ka na sa pag-aalaga ng kambing. Ngayon, nagbebenta ka na rin ba ng kambing? Yes, meron na po. Meron na. Nagbebenta ka na. Presyo din po ba nung katulad ng ino-offer mo? Actually, we're offering different kind of ano na. Nag-offer kami ng para pangkatay, pangkarne. Tapos meron na rin yung mga breeder goats sa mga gusto mag-breed. And yung mga dairy goats na. Ayan, pasok tayo sa dairy, Kasendo. Yeah, Sir. Eddie, yung ano pala, hindi ko nabanggit sa'yo. Yung farm niya talagang kilala, no? Sa breeding. So maraming mga breeder na bumibili sa kanya. Ay, naku. Oo, kaya minsan ano pagka susunduin kita sa Nueva Ecija at pupunta tayo ng Tarlac para makita mo. Tara ka, Sendo, i-take kita. Pasyal. Medyo naiinip na po ako dito eh. Yeah. Oh, pag-usapan natin yung ano, di ba? Yung sa dairy. Yes po. Sir, malaki ba ang industriya ng dairy ng ano, agatas ng kambing? Pilipinas ngayon? Actually, ang dairy goats or goat's milk, nag-i-start pa lang siya, no? Hindi kasi ang goat's milk kasi is medyo hindi talaga readily available sa market and kung konti ang mga napoproduce and konti lang ang nag-aalaga talaga ng kambing. So, ang goat's milk ngayon is nagagamit siya as functional milk. So, ito yung mga tiging client namin, yung mga lactose intolerance, yung mga may allergy sa cow's milk. So, sila yung mga major co-client namin ngayon. Hmm. Pag nagbenta kayo ng gatas ba, as in, ano ba yan? Pinapasteurize mo pa ba? Or pwede na siya ng as is na? Well, technically, dapat po, according to the FDA, is dapat nakapasteurize siya when we're selling the milk. So, nagpa-approve po kami noon, BFAD, para makapagbenta ng milk, kailangan i-pasteurize namin sila. Ano ba lasa niyan? Yun ang ano ko. Kung familiar ka with cow's milk, caramel's milk, nasa gitna yung lasa ng goat's milk. Mas malasa siya kaysa yung cow's milk. Pero hindi siya kasing lasa tulad ng caramel's milk. Oh, the other day, binigyan kami ng caramel's milk. Medyo, matamis, no? Siguro, may halo asukal kaya yun na...
Pag bumisit po kayo dito, papatry namin kayo ng goats niyo. Wow! Ayan! Sir Jeff, paano naman natin na-achieve na magkaroon ng maraming produce na gatas ang ating mga kambing? Actually po, yun dun yan na pumapasok yung nutrition, no? Ang alam na, parang pagkakalam po natin, ang goats is isa ruminant sa animals. So, binibigyan natin sila ng mga grasses, saka mga legumes, sa mga sustansya para yun makatulong sa kanya makapag-produce ng maraming gatas. Mm-hmm. Yung mga grasses ba na yan, meron bang mga ataw dito, varieties? Yes po. Lately kasi, Joe, sa experience namin, no, mas maganda kasi pag pinapakain natin sa mga animals natin tulad ng kambing, yung mga highly nutritious grass like Napier grass, tapos mga legumes naman, gumagamit kami ng madre de cacao, ipilipil, mulberry, indigofera. So ngayon, meron din kami ginagamit yung mais na plant, which we're making corn silage. So yun ang ginagamit din namin pang forages para sa to complete the daily needs of the goat for their forage. So ilang, wala kayong feeds na hinahalo? Ito lang. Sa dairy pa, enough na yung mga damo? Ayan, kasi buti na nabanggit mo, no? Unfortunately, Philippines is a tropical country. So, alam nyo na, pagka tropical, ang mga nutrients sa mga plants natin medyo depleted because of the rain, no? Ngayon, nagsusupplement tayo ng konting feeds, saka especially pag mga lactating na, para lang mag-extra nutrients na hindi kayang ibigay ng mga grasses natin o mga legumes. Additional po yung feeds na binibigay. So itong kambing na is imported ba ang o dito talaga locally mayroon tayo dito? Unfortunately, ang native natin na kambing medyo maliit. So nakapag-produce siya ng milk on the average about 50 to 100 ml per day. Maliit. Oh, pero pinakamalasa. Okay. Ano naman sa lasa pala? Kapatan yung lasa ng Carabao's milk. Mm. Kasarap. Kaso lang nga, medyo limited ang supply. So, kaya nag-import po tayo ng mga imported breeds such as Anglo-Nubian and Saanen para ito yung mga ginagatasan natin. So, para mas marami ang mapuproduce nilang gatas. On the daily, they can have an average of about 1 liter to 1.8 liters every day. Tapos yung mga saanin, nagpipik yan ng mga 3 liters, 4 liters eh. Pero saglit lang yon, tapos mag-normalize siya. Tuwing kailan po kayo nagkukuha ng gatas ng kambing? Everyday ano po. Everyday, including Sundays, 365 days in a year. Wow! So tuloy-tuloy, sabihin maraming kambing yan. Kasi tuloy-tuloy eh. Yes, po sila. Patent, opo, palit-palit. Oo. Kinaranasan po natin. Wala hatiyan, buntis. Yes, yung iba, buntis. So, papalit-palit. Kasi pagka nagkaroon na po ng client, lalo na sa mga infant na babies, so syempre, pag nasimulan nila uminom ng goat's milk, kailangan tuloy-tuloy din, hindi ka mapuputulan ng supply. Last time sure, pumunta ako dun sa iyo, nakita ko na na may mga milk na naipasok na, linalabas ulit, ibibigay yata dun sa mga anak? Yes. Ganun pa yun? Oo. Kasi gawa namin ganito. Kung papansinin mo, sa kambing, misa may nanganganak ng triplet, so may nanganganak ng quadruplet. Wow. Or paminsan naman, hindi mo maiwasan, medyo mahina yung nanay na gumatas or na-disgrasya yung nanay. So marami kami mga tatawag doon, ampon. Merong orphan section. So sila yung mga sinusupplement natin ng goat's milk din. So may chupon kayo? May gamit kayong chupon, pinapahali yung mga goat? Yes, para ka nagpapatete sa mga baby. Maganda pala, no? And ito is ito ba yung apat na anak sa isang daan ilan ang ganun na, no? Ganun na may apat, tatlo, ganun. Ako medyo madalang. With our experience of 19 years, siguro yung nag-quadruplet namin na nanganak only about 8 times so out of 500 breeders.
every year. So mga ganun lang, madalang na madalang. Madalang. Okay. Mostly isa lang o dalawa. Twins, so mostly twins lang. Twins. So at least may dalawa. Itong meet, ganun din ba? Same din ba 'yan or mas ano yung ano, yung itong sa milk eh mas madaling, mas maraming ano anak nilalabas compared doon sa meat type? Sa experience namin, parehas lang po ang nilalabas doon sa mga meat type na breed saka sa mga dairy breed. Kaso lang, medyo mas mahirap lang i-maintain ang katawan ng mga dairy breed. Mas malaki ang nutrients na kailangan nila. Yeah. Yung calcium, di ba? Yung calcium. Yeah. Anong calcium ang nilalagay natin sa ano, sa goat para at least eh, kasi nagdedede yun eh, di ba? So, or kinukuha yung milk, eh, kailangan ng calcium na kapalit. Yes, actually yan po ang isang naging problema namin before dahil nagpapakain lang kami purely grass, purely legumes. Mm-hmm. So doon na pumasok yung feeds na meron lactating feeds. So doon na niya binabawi yung kulang niyang calcium. Pina-formulate ko yung nutritionist. Sila na ang gumawa. Mas hindi ko na ganong expertise yung kung gano'ng karaming calcium. But doon na namin binabawi yung mga calcium requirement na kailangan ng mga dairy goats. Mm-hmm. Yung paghalo niyo po ng feeds, kasi nung nakaraan, may na-interview kami, mga rabbit naman. Pinapakain lang nila ng feeds yung rabbit or pellets pagdating ng umaga kasi mahirap mang digest. Sa inyo po ba, ganun din po ba ang proseso? Actually ma'am, sa kambing po, ang papakain lang namin ng mga feeds is about 10% of their daily intake and usually binibigyan lang namin yung mga may anak na. Hmm. So pagka yung pregnant pa lang sila as maintenance, kapag maayos naman yung katawan nila, hindi na kami nagsusupplement ng feeds. Pero pagka medyo kapitan ng grasses or ng legumes, magsusupplement kami konti lang. But basically, ginagamit namin sila during lactation na. Sir, ano to? Yung gatas nyo, purely gatas o meron ka pang ibang product yan na galing sa gatas ng kambing? Well, right now, we're doing goat's milk. Then we have choco milk. Tapos before nag-pandemic, we have some clients na mga restaurant. Sinusupply namin sila ng cream cheese, feta cheese. So, yun dalawang. Ito kayong kesong puti for our walk-in clients. Yun yung tatlong cheese na ginagawa natin. Oh, sarap yun. Sarap. Ako yung cheese, nasubukan ko lang eh nung pumunta ako sa Europe. Yung cheese may alagang kambing doon and pinasubok sa amin. Pero dito, di ba lang kay Jeff, eh, susubukan natin pag pumunta tayo. We will prepare. Sir, yung ano, gano'ng katagal ang lifespan na itong ano, mga keso nyo? Well, dahil po naturally made siya, wala siyang preservative, ang mga chevre natin, o kinatawag na cream cheese, saka yung kesong puti, it will only last about 7 to 10 days sa ref. Tapos yung yun ang medyo matagal, naabot ng mga at least 6 months for the pet. 6 months? Ang market nyo, saan na? Well, right now po, market namin dito sa farm. Tapos before nag-pandemic, may mga restaurants po na kumukuha. But now, they all stopped due to the pandemic situation. Grabe na. Yung hit din talaga ng pandemic sa atin, no? Opo. Dati, pagka dadaan ka sa bandang Gerona, ano, yung dumadaan kasi wala pa yung ano eh, tiplex, no? Ayo, may kubo. Doon sa labas tiyo, grabe, ubos lahat yung mga bumibili doon. Hindi mo na madadala sa Manila yung stocks mo, doon pala ubos na. Yes. So po. Kaso lang nung nagkaroon ng tiplex eh, wala na yung dumaan. Pero ano, may ano naman, may talagang gustong yung goat milk na pupunta pa rin sa'yo, di ba? Yes, meron pa naman po. Sir Jeffrey, ang tanong ko po, paano mo malalaman, halimbawa, ikaw ay meron ng maramihang kambing, paano ka nagseselect nung mga gagawin mong panggatasan? Alam mo yun, itong kambing ito, or ano gagatasan to, paano natin sineselect yun?
Well, basically, nagde-depend po kami sa record ng history, no? So, kunyari, yung malakas gumata, so definitely, magiging anak niya, i-retain namin siya dahil maganda gumata yung nanay niya. So, ngayon, nire-retain po namin about top 15% of the group most of the time. Tapos, the rest, it's either going to for sale it. So, as we continue years by years, we keep on retaining yung mga top 15% hanggang sa ito, na-develop namin yung mga milkers namin ngayon. Right now, ilan ang milkers niyo, sir? Right now po, all of the milkers are about 250 siguro. Ooh. Anima. Grabe, ilang keso din yun. Inisip ko. So, kung makita mo, ano talaga, sa daily, kailangan, ano eh, i-milk mo yung mga goat, no? And i-pasteurize or ilagay sa isang area. Yun talagang kailangan. And hindi biro yan na, Emmy, pag ganun kadami na. Opo. Kaya nga ito itatanong ko kay Sir Jeffrey, Sir, ano ang mga struggles nyo na kinakaharap din sa pagpaparami ng mga alaga nyo na panggatas? Dito muna tayo sa panggatas. Ano ang usual na struggles? Actually, ma'am, sa goat's milk, right now, on our own, medyo limited pa talaga ang market. So, kung meron talaga magkakaroon ng malaking market niyan, it will be better for us. Parang yung institution na lang ba ang bibili? Kasi ang nangyayari po sa ngayon is kami ang nag-aalaga, kami nagpo-produce ng milk, kami magpa-pasteurize sa milk, tapos ikaw pa nagma-market, medyo mahirap nang gawin kung ikaw gumagawa lahat. So, yun lang naman nagiging problem is gawain mo lahat. So, ang hirap magpalaki sa dairy goat's milk operation. So, yun naman ang pinaka-struggle. Pero sir, mga sakit, mga ganun, meron ba kayo na-encounter ng mga diseases? Well, so far wala naman, no. Goat's milk, more or less ang pinaka typical na nagiging problem lang namin lagi is diarrhea, tapos may sinisipon. Yun lang ang two major na nagiging sakit madalas ng kambing. Kasi majority ng food nila is grasses nga. So pag nabigyan mo siya ng, kunyari, kauulan lang, nakuha mo basang-basa, binigay mo sa kanya. So since nakakulong po yung sa amin, so they'll eat it. So doon, minsan nagkaka-diarrhea sila. Yun lang naman ang nagiging common case namin. So ang gagawin ba doon is tutusok ng penicillin? yun lang, o hindi muna? Namin kasi doon, hindi muna, no? Ang nagiging practice namin, which is tinuro lang niya sa amin, I'm not sure if it is veterinary approved or something, no? But every time may nagtae, binibigyan namin ng purga. So kinabukasan noon, 90% nawawala ka agad. So I can explain it, but so far, it's working, so yun ang ina-apply namin. Sir, so, medyo tapay dun sa part na yun. Ano po ulit yung binibigay nyo? A dewormer. Dewormer, pangpurga. Pangpurga, yeah. Oo. Ako, ano eh, kung may, ano, sinasaksak ko agad. Nabubuhay naman ka, Sendo. So far, gumagaling ka agad. Gumagaling ka agad. Hapon lang eh, ano na eh. Back to normal. Yun po kasi ang problem sa goat industry, no? It's a sunrise industry, it's a starting industry. So wala pa talagang mga basic protocol na, oh, pag may ganyan, ito kagad gawin mo. So lahat doing on his own experience. Oo. Yeah. Pero ano, Jeffrey, dito sa Pangasinan, grabe ang pagkain ng, yung mga kumakain ng goat, no? Siguro, pwede natin sabihin na in demand ang goat dito sa lalawigan ng Pangasinan. Yes. Idadagdag ko dyan, Kasendong, no? Kung di ako nagkakamali sa survey ko, ang mga kambing na kinakatay dyan sa Pangasinan nanggagaling pa ng Visayas. Hindi na kaya local nearby provinces. Hindi na. Visayas na. Every town kung makikita mo may canteen na ano eh, may kambingan, no? Grabe.
grabe ang ano, grabe ang gusto ng kambing dito sa Pangasinan. Tama. Sir Jeff, ito. Alam natin, madami kang inaalaga ang kambing, meron ka ng 250 na milkers, pero kung ako magsisimula, ano ba dapat yung mga ire-ready ko kung gusto ko magsimula ng ganyang klaseng, sa ganyang klaseng industriya? Okay, unang-una, no, kasi marami pong mga napaso, no, sa pag-aalaga ng dairy goat. Ang pinakasiguro importanteng dapat nilang unahin is kung meron silang demand sa local area. Kasi wala po talagang mga ready market. Talagang kailangan mong introduce, kailangan mong ipasample kung talagang magkakaroon ka ng market. Kung meron, that's the time you start the dairy goat production. So ngayon, pag nag-start ka, ang pinaka-ideal po siguro is about 10 heads para po masusulit mo yung mga gastusin sa mga pag-aalaga at saka dun sa pag-aasikaso. So yun dapat consider nila. Jeff, yung ano pala, siyempre, di ba, kung backyard ka, paano mo ipapasteurize yun? Great. Pwede bang diretso papainom na lang doon sa mga kapitbahay mo? Actually, Kasendong, no, hindi ko po alam kung allowed i-on-air, no, itong mga data na ito. Pero alam niyo po ba dumadami ang mga tao na yung sinasabi nilang natural living, organic practices, ayaw nilang i-pasteurize ang goat's milk. Because they said that by doing pasteurization, you're also killing the good bacteria. Yes. So, majority of our clients visited the farm, inspected on how we milk the milk every day, on yung process po, no, yung paano inugasan, paano nililinis, and they said that isusugal na namin yung kung hindi mo i-pasteurize, kung nakita namin paano mo kolektahan, i-filter and everything, okay na kami dyan. Actually, mas marami po yung client namin ng unpasteurized kaya sa pasteurized. Oh. Yes. So, ano, yung mga, kung yung mga backyard na gustong mag-alaga, isang pwedeng gawin din is ipakulo ba yun? Or anong gagawin? 70 degrees? Ganun ba? Yeah, ipapasteurize mo sila about 70 degrees for certain seconds. Then magiging okay na siya for drinking purposes. So 30 seconds lang o ilan seconds? Hindi ko lang po matandaan yung nagpo-process kasi isang staff na, but it's about 5 minutes or 10 minutes po sa 70 degrees. Habang 'tong degrees mo lumiliit yung time ano mo, yung time ng pagpapakulo. Actually hindi siya kukulo. You simmer lang parang ganoon. Yes. So ano siya? So pwede rin gawin ng mga backyard 'yun. Opo, actually ginagawa namin yung kaldero. Kaldero niya, lagyan ng water, tapos yung stainless namin na lagyan ng gatas, papasok namin sa loob. So ngayon, kalahati ng water sa labas, yung milk sa loob ng stainless, doble ang height. So ngayon pag nag-start nang kumulo yung water, doon namin nilalagay yung milk na nasa stainless. Tapos pag nag-start nang kunyari wala po silang temperature, no? Pag nag-start nang nagbabubbles ng tiny, yung milk, That's the time na it's already almost pasteurized. Mm-hmm. So kahit kung natin ang thermometer, that's already a good gauge. Oh, makikita na pala agad. Opo. Pero ngayon, ano, maski dun sa online, makikita mo yung, ano, yung thermometer na binibenta. kaya yung mga gusto mag ano, pwede naman kumuha sa online eh, no? Yung thermometer para at mura lang eh, nakita ko para 200 plus lang. So kaya ng mga backyard ano yan kung gusto kaya mo kumuha to. Kung ako nga po nagsimula dahil na inspired sa backyard goat farmer. Oo, tama. Grabe yung inspiration na yun, sir. Tignan mo naman kung saan ka umabot, di ba? Yes. Sir, may tanong ako, yung sa ano, wag dito, sabi mo, kasi nagsimula ka, maliit lang din, di ba? Bago ka lumaki ganyan. Ang tanong ko po, tumulong ba ang gobyerno sa atin? Ayaw po, no? Nung nag-start ako, so syempre, nag-start ako with a native goat, sobrang wala akong background sa agriculture.
nung nagharap ko ng tao na alagaan mo yung anin na kambing, nagtayo ako ng maliit na kubo, sabi niya kailangan namin ng bulugan. So ganun ako kawalang concept sa agriculture na para dumami, kailangan mo ng bulog. No? So ngayon, kakaikot namin, nakapasyal po ako sa CLSU. Doon nakita namin may mga different breeds na important pala. No? So nabigyan tayo ng chance doon na mag-apply as a multiplier farm Department of Agriculture. So nabigyan kami ng mga dispersal program ng goat. No? So yun, pinagsimulan namin yung mga kambing na yun. At saka yung una kong mga nabiling mga anim na kambing saka isang bulugan. So from there, we started in 2001 and up to now, we have about 1,000 plus na goats. Wow! Maganda ano yun. Magandang story. Ah. Kasi yung dati, natandaan ko yung ang nagdi-disperse niyan is NAPSI, yung National Agricultural and Fishery Council. Yung director doon, si Director Villarreal. Kami. Tapos pag umikot kami, nakikita namin tali na lang, wala na yung kambing. Wala na yung kambing. Saan napunta yung kambing ka, Sendo? Nasa tiyan na siguro. At least may good story naman na galit na na expand, di ba? Magandang story. Yeah. Actually, sa amin po, nag-award sa amin nun sa Bureau Animal Industry. Okay. Yeah. So, at least, may good story na lumabas na galing sa Department of Agriculture. Success story kasi, Endo. Success story sa project nila. So, ayan. Puputulin ko muna dito. Kailangan muna natin mag-break. Pero, sir, pagbabalik po natin, iiwan ako sa yung tanong ngayon. Kailangan ba manganak muna yung kambing bago natin gatasan o pwede habang nandun pa yung mga alagang yung mga maliliit pa, yung mga kids. Kaya ba yon? So, yan po ang sasagutin ni Sir Jeffrey sa aming pagbabalik. Dito yan sa Mag-Agree na Tayo. Nagbabalik po ang Mag-Agree na Tayo. Kanina, iniwan ko yung tanong na kailan ba dapat maggatas? Pagka po ba napanganak na yung mga kids o habang nandun pa yung mga kids sa loob ng tiyan ng inahin? Sir Jeffrey, ano po ba ang sagot dito? Actually, yung both scenarios are doable or pwede. So first, syempre pag dumalaga pa lang yung kambing, pag kailangan mo ng mga anak siya, mabuntis, mga anak, bago mo pwedeng gatasan. So ngayon, habang ginagatasan mo siya, after a while, maglalandi na siya ulit, pwede na siyang paasawa. So habang buntis siya, pwede mo pa siyang gatasan ulit. Tuloy-tuloy. Oh. Sir, may tanong ako, gaano ba katagal bago magbuntis ulit or maglandi yung mga alaga nating kambing? Tuloy yan po, medyo mahirap i-predict, no? So depende sa situation ng nanay. Sometimes, 5 months yung pagkapanganak, naglalandi siya ulit, tapos pwede mo na paasawa. So habang ginagatasan mo siya, buntis siya. Sometimes naman, 1 year mo na siyang ginagatasan straight, ayaw pa rin niya maglandi, pero nagbibigay pa rin siya sa'yo ng milk. Pero yun lang, kailangan may record mo kung kailan mo siya napaasawa para 1 month before siya manganak ulit, ipapahinga mo na siya para naman mag-retain siya ng konting nutrients pa para sa baby niya ng papanganak mo niya. So, correct me if I'm wrong ha, pagka po nanganak yung kambing, tuloy-tuloy siya magpo-produce ng gatas hanggang 1 taon? Tama ba ako? Meron pong ganon. Pero kailangan mag-produce ka rin ng baby niya, di ba? So, paano yan? Di, pagka may milk siya, pwede pa rin siya mabuntis. Yes, pwede po mabuntis. Pero minsan, hindi sila naglalandi kaagad. Pero continue sila nabibigay ng milk. Pero kami na-experience, 2 years straight, nagagata siya, hindi siya nabuntis. For 2 years. So, anong breed po yun? Taanen breed. Sa anin talaga? Sa anin ng magandang breed para po sa dairy? Dairy Queen. Mahirap yung ba yung yung mahabang tenga na anong klase yung itsura niya? Itsura. Na nakataas yung tenga. Ah, okay. At least sa dairy,
goat eh, hindi ako masyadong ano eh. Hindi ako, o yung knowledge ko, wala rin masyadong alam. Kapag natikman mo na yung goat's milk, pwede na magka-interest. Oo. Sir Jeffrey, paano natin na-maintain yung quality ng ating gatas? Kanina, nabanggit mo na yung sa pagkain. Yung housing ba, may epekto ba yan? Kasi sabi mo, parang nabanggit mo, nakakulong ang mga alaga mo. So, factor po ba yon para ma-maintain natin yung dami ng napoproduce nilang gatas, saka yung linis? Yan po ang pinaka-importante no, sa paggagatas ng kambing. No? Yung cleanliness at saka the way you manage them. No? Kasi ang goat's milk po, malakas po siya mag-absorb ng ambient parang amoy, no? So, yung iba nga po, inihiwalay pa nila yung mga bulugan. Pero sa amin, we make sure that the housing is clean. Tapos yung milking parlor, nakaseparate talaga dun sa mga building ng mga goat houses. And yung pagpaprocess niya, yun niya. I'm not sure if I, how can I show you, meron. Pagka ginagatasan kasi yung kambing, pinupunasan mo muna ng wire cloth every morning yung dede nila. Tapos dry cloth para nililinis mo talaga para make sure walang amoy yung dede before you get the milk from the goats. Yun, may process po siya no, na ginagawa para siguradong walang magiging amoy at magiging malinis yung goat's milk. Wala siyang anggo ng goat ng kambing. Oh, so ano pala, kailangan eh malinis talaga yung area, no? And ito is elevated ito, no? Elevated area. Kasi para inihigaan nila yung pupo nila at saka yung ihi nila. So at least elevated siya, always clean yung kanilang tulugan. And ito ba, no, Jeff, eh, pagka, no? Pagka, kunyari mag-start ng maliit, eh, kawayan, pwede na yun, di ba? Kawayan na flooring doon sa mga yes. Elevated. Kaso lang, babantayan na lang lagi na pagka meron isang nasira, kailangan mabilis tayo magpalit dahil pag na-shoot po yung paa ng kambing Delight. Natin doon sa kawayan, pwede mag-recover yung mga napipilay. Sir, yeah. Jeff, yung hindi talaga pinapalabas, andun lang talaga sa kulungan. Well, right now po, yun po yung management na napili namin para po mas mabilis silang alagaan, mas mabilis silang monitor, mas hindi sila nagkakasakit. Oo. So yung kunyari grass ang pinapakain nyo, di ba? Anong time ang pinakamaganda na ano, morning na mag-cut ng grass? Actually, pinaka-best time, no, lalo na pagka nag-grazing sila, no, it should be more than 9 o'clock. Yung wala nang hamog yung mga damo, kasi basically ang pag-aalaga ng kambing, ang pinakakalaban lang natin lagi is parasites, so parasitism. So sa damo kasi, pag mataas pa yung moisture ng damo, ay sorry, not moisture, yung dew, ano ba tawag? Hamog. So nandung parasite. Nakuha mo yon, kinain ng kambing, so marami pa siya magiging bulati sa tiyan. So yun ang iniiwasan lang. Tsaka pag nagka-cut tayo ng damo, huwag ikakat yung sagad hanggang sa baba, magtira ng at least mga 6 inches to make sure na dry yung makukuha natin ng damo, wala para wala ng parasites. So sir, dapat right now, ilan ang ano, ang staff mo diyan sa farm? Ngayon po, there are about less than 10 yung directly involved sa pag-aalaga ng kambing. So dapat ano, dapat maingat din yung ano, yung food, no? Yung food yes. Na papakain. Hindi ko mo libre yung damo, eh, basta kuha ka na lang kung ang damo. Tamang pagkuha para naman na hindi magkakasakit o di dadami ang bulati ng kambing mo. Kasi baka panay bulati na lang alaga ng kambing. Yung ano pala, Jeff, yung pagkain na damo, siyempre madaming klaseng damo, eh, di ba? So ano ang damo na pinapaano sa kambing? Na itong sa ngayon, sa mga nai-promote ng mga ating Department of Agriculture is yung ginagamit namin ngayon, Napier grass. So ito ang pinakamabilis at pinakamarami mag-produce na type of grass. Unfortunately, medyo mababa ang sustansya niya. So kaya maaari, magsusupplement tayo ng, or kung kaya natin mas marami, mga legumes naman like madre de cacao, ipil-ipil, indigofera. Ito yung mga highly nutritious.
Ang problem lang, pag nag-cut ka ng halimbawa Madre de Cacao, uulit-ulit after 3 months o 4 months pa bago magkakaroon siya ng dahon ulit. Unlike sa Napier, after 45 days, pwede mo na naman ulit i-cut. Or after 30 days lang. So yun yung nagiging challenge lang pag dumadami na alaga. Pero kung kukonti, I would recommend if you can put as many as possible yung mga legumes, mas magiging magandang pagpapalaki ng kambing. Pero yung ipil-ipil, di ba, Jeff, hindi pwede marami yatang ipaano or okay lang yun? Actually, Kasendong, yan po ang malaking challenge na ang daming nag-question, minsan nalilito na rin kami, even vets, no? Ang sinasabi nila yung high mimosin content daw po yata. So, pero kami for feeding ipil-ipil every day, one day a meal, wala naman kami problem. Pero siguro wag lang nilang gawing 3 times a day yung ipil-ipil every day. Pero so for once a day, every day, wala kami problem with ipil-ipil. Mm-hmm. Sir, bakit yung ipil-ipil? Paano yung malunggay? Mahal yun. That's a lot better. Magatas daw yun. Of malunggay. Nagpapaintik din kayo, hindi? Ano po ulit? Nagpapakain din kayo malunggay, hindi? Actually, nag-try kami before, pero mas mabagal pa siya tumubo ulit kaysa sa ibang mga leg. Patay ka na. Tsaka mahal yung malunggay. Mahal nga po. Medyo mahirap paramihin. Yung malunggay, ano eh, sa tao talaga, kinakain yun, di ba? Para sa mga yan. So, sa tao pa lang, ubos na. Tawa ka doon, Jacendo. So, ayan po, di na pag-usapan na po natin paano magkaroon ng tamang production, yung quality. Kayo naman, Sir Jeff, pasok tayo sa market. Paano nyo minamarket ang ating mga produkto? Well, ngayon po, kung goats mo lang pinag-usapan, talagang pinagdaanan namin na ipinapatrial mo po talaga ng libre yung goat's milk kasi po hindi sanay ang tao na may available palang gatas ng kambing. Talaga patitikim mo sa kanila, pag nagustuhan nila, doon pwede silang bumili. Pero based sa experience po namin, ang talagang nagiging market namin, yung mga talagang nangangailangan ng goat's milk. Yun nga po yung mga lactose intolerance, yung mga tinatawag nila sa mga babies, yung sinasabi nila hypoallergenic, yan. So sila po yung nagiging clients namin, tapos yung mga elderly, yung sinasabi lang hirap na mag-digest yung katawan ng tao. Ang goat's milk po kasi is easily digestible as compared to cow's milk. So incomparable, almost ang tinatawag nilang fat yogurt po tawag yata nila ron, it's almost similar to the human milk. So kaya mabilis din ma-digest ng tao. So kaya sila ang nagiging market namin, no, yung infant and elderly. So yun. Paano yan, sir? Ano yan? Sinasama nyo sa mga fair, ganun? Para yes, mas kilala yung produkto natin. Po. At saka may singit ko na rin, no, medyo mas dumadami pa pala yung demand namin ngayon is dun sa mga nagbe-breed ng aso. So binibigay aso. Nila goat. Yes. Binibigay nila sa aso is goat milk. Yes. Bakit po? Bakit? Na-curious ako. They found out that feeding goat's milk compared sa replacement milk nila na binibigay, hindi nababansot yung mga aso nila, lalo na yung mga nagbe-breed ng mga mamahaling aso. So nakita nila yun. So now they prefer using goat's milk based on our client. Okay. Sir, beauty products. Sinubukan nyo na bang isama ang inyong gatas sa mga beauty products, mga sabon, yan? Nag-try kami before sabon, but only one trial just to make sure, just to try lang kung talagang kaya namin gawin. So far, kaya naman, but marketing is still another factor. Mm-hmm. Pagpaputi yata yun. Yung ano, nakikita natin sa yun, sa Cleopatra ba? Cleopatra skin. Kasi hindi siya pampaputi eh. It's moisturizing your skin. Ah, okay. Each daw ang goat's milk sa pH ng human skin. Kaya daw ang bilis niya, maganda siya mag-moisturize. Para mawala ang dryness. Yes. Smooth! Ganun daw kasi, no? Oh. Ang dami pwedeng gawin sa kambing, no?
So, ngayon, pinag-usapan natin, is nasa focus natin, nasa daily lang tayo. Pero, huwag natin kakalimutan, pwede din kainin ng kambing, ha? Oo. Oh, yeah. Yun, I think, mas marami yun. Yung sa meat, no? So, Jeff, kayo, nagpo-produce din kayo ng mga produce ng mga meat products. Yes, po, nagsisell kami, pero live animals, binibenta po namin sila as buhay, tapos sila na po nagkakatay. Sir, sa ganyan, gano'ng kadami ang nabebenta natin sa loob ng isang buwan? Actually po, nagkataon yung farm na focus sa breeder farm at saka dairy farm. So ngayon, hindi kami nakapokus sa selling goods for slaughter. Pero nung nag-start yung farm, yun ang main goal namin. Nagkataon po, may demand konti sa breeder at saka sa ano. So mas nag-focus kami sa breeder. Pero right now, nagbebenta po kami mga for slaughter. Ang bentahan namin ngayon is nasa 200 to 220 pesos per kilo na live weight. Oo. So, yun, nabanggit mo breeder. Mahirap ba na magbenta o magpalaki ng mga breeder na kambing? Ay, hindi naman po. Same lang siya as to our native goats. Yun lang, just make sure lang na enough nga po yung makukuha yung grasses or legumes. At mas mahirap pong maghanap ng damo or legumes na ipapakain sa kaysa bumili ng kambing. Yun. Ayan, na-curious tuloy ako. Itong tanong biglang nag-pop lang sa akin. Dahil mahirap maghanap ng ipapakain ng mga damo, kayo ba ay nagawa na ng sarili yung taniman ng mga damo? Production ng damo para dun sa kambing? Mga taniman ng mga napier, madre de cacao, ipil-ipil. At saka nga po ngayon, may mga iba na susupply sa amin, yung corn na mismo. It's about 75-80 days old na corn with bunga. Sinusupply po sa amin yon. Yun ang pinapakain namin ngayon sa mga kambing. Oh. Ang maganda sa inyo kasi kuha nyo na lahat eh. So yung quality talaga ng mga products nyo nandun. Kasi simula dun sa damo hanggang sa production ng mga produkto, sobrang hands-on ang inyong farm, sir. Yun nga po sana kung magkaroon ng specialization, may iba na mag-market, mas maganda sana para mas matututukan pa yung sa farm lang. Yeah, mahirap din, Emmy, kung ano eh. Kung from production tapos hanggang sa marketing, ikaw pa rin. Yung marketing po talaga ang mahirap. Yun ang challenging sa ating mga farmers. Siyempre, ibang industriya po kasi yun. Kaya yung suggestion ni Jeff, yung area mo muna dun sa community, yun ang pinakamabilis na pwedeng i-dispose dun sa mga milk mo, di ba? Tapos bago lumabas dun sa area. Yeah. Tama po yun, tama po. Yung hindi ko patitikman sa nearby siha ang gatas ng kambing ni Sir Jeff. Meron dyan sa CLSU. Sa CLSU na lang. Medyo malayo pa eh. Pero at least may alternative, di ba? Na livelihood na kailangan isipin natin para at least hindi lahat naka-concentrate sa isang business or para may alternative talaga. Lalo na ngayon na maraming sakit ang kumakalat. Ayan. Ito ay maganda tong ating episode ngayon kasi na-enlightened kami na ang paggagatas pala ng kambing ay hindi basta-basta. Maraming proseso. Pero masaya. Diba, Sir Jeff? 19 years. Imagine, 19 years ka sa industriyang ito. Maraming salamat, Sir Jeff, sa mga kaalaman na ibinigay mo sa amin sa araw na to. Salamat din po at this opportunity. Thank you, Jeff. At sa susunod, magkita-kita ulit tayo sa tupa naman with Jeff. May tupa din po pala si Sir Jeff. Opo. Sir, sana maimbitahan namin kayo ulit. Usapang tupa naman. Anytime po. Sir, any message para mengganyo ang ating mga kababayan, mga mananood, para po tangkilikin ang inyong produkto?
Well, mapapayo ko lang po sa mga interesado mag-alaga po ng kambing. Lalo na po nyari, tinutupin natin dairy goat, milk, goat's milk. Make sure lang po na you will have a market on your area para po mas mabilis may yung mapalago yung pag-negosyo ng goat's milk, no? Pag-produce ng goat's milk. Kasi mahirap kung lalayo ka pa sa pag-market. Yun ang doon kami nahirapan before eh. So now, I'm suggesting na check your market first sa area mo. Pag meron, then doon ka mag-start ng dairy goat production. Yun. Thank you, Sir Jeff. Asendo, tapos na naman ang isang araw. Oh, ang bilis, to. Ang bilis, eh. Pero, sa ating mga manonood, marami pa po tayong tatalakayin. Isa lamang po itong pag-aalaga ng mga dairy goats. Pero marami pa tayong tatalakayin ng mga alternatibo at mga pang-agrikulturang usapan. Ngayon po, papaalam muna kami. Pero abangan niyo po kami sa mga susunod na araw. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.